So ginawa natin ito overload setup 12 p.m. natapos siya ng 12:30 a.m. So nasa 12 hours siya mahigit ano. So fully load setup siya mga sipa dahil pinolwave natin yan upgrade charging. So 3 days old yung Suzuki Raider 150 na to. So sipa. So, ito yung gagawin ko rito. Suzuki Raider 150. So, bagong-bago. 3 days old. Fully load setup. So, bali. Marami akong relay intact ngayon. Ayan, na ginamit. Kasi, in-install ko rito lahat ng modification, overload setup. Kasi, mga sipa ay, in-install ko dito yung 2-way alarm, upgraded, plus GPS tracker, plus dual horn PIA, stock horn trigger with loud horn, tapos mini driving lights, reversible passing, horn with reversible passing, LED underglow, tapos full wave upgrade charging, lahat ay LED, so proper installation lahat yung ginawa natin para anti-overload. So, ibig sabihin, kahit sobrang dami tayong in-install, hindi naranasan ng wiring harness, ma-stress sapagkat gumawa tayo ng mga panibagong line para sa load at trigger. Alright, so ito yung before, mamaya yung after. So, ito na mga sipa, no? Ayan. So, napakatindi, no? Iba't ibang klase ng relay. Ayan, so meron siyang GPS tracker, 2-way alarm. Tapos, triggering ng neutral para hindi umandar ng nakakambyo. Para sa lahat ng ilaw, dual horn. Horn with reversible. Passing light with reversible. So, dito lahat ang nilagay natin. Ayan. So, yan yung mga wirings. Ayan. So, matitindi lahat yan. Japan wire lahat ang ginamit ko dyan mga sipa. Ayan. So, tara. So, natin dito sa Raider 150. Paspaka mo ng Japan. Right, so winhawiringan na natin lahat mga kasipa. So, can see, you know. So mamaya update ko kayo. Ayan. Update ko kayo lahat mamaya mga kasipa sa overload setup na to. So na-install ko na yung mga wirings natin. Ayan o. So heto yan. Ayan. So as you can see, wala kayong makita ang wire na nakalabas. Ano. So lahat nakasave. Ayan. So nakalagay siya dyan. Tapos, yan, nakalagay dyan. So, yun, oh. Yun. So, umikot siya dyan. Tapos, ito yung papunta dun sa 2-way alarm. Papunta dun sa GPS tracker. Tapos, yun. So, plug-in play type. Original wire yung ginamit ko sa GPS at saka yung 2-way alarm para upgradable na siya. Tapos, ito naman, papunta na dun sa taas. So, yun. Ayan. So, tingnan natin. Overload setup. Yun. So, wala kayong makita mga wire na pwedeng mag-exist just in case o pwedeng maipit. So, lahat dyan ay naka-fix, naka-wirings na maayos at malinis for safety. Yun. So, pinapulwave na natin mga kasipa, no? So, ito pa yung before natin. Mamaya yung after natin. Right. Alright. So, ito na yung finish project natin mga kasipa. So, ginawa natin ito, overload setup, 12 p.m. Natapos siya ng 12:30 a.m. So, nasa 12 hours siya mahigit, ano? So, fully load setup siya, mga sipa, dahil pinolwave natin yan, upgrade charging. So, 3 days old yung Suzuki Raider 150 na to. Sobrang baba pa nung kanyang, sobrang bago pa. Amoy kasa pa, ayan. So, fully load setup tayo kasi nilagyan ko ito ng PIA horn. Ayan, you can see, PIA horn. Tapos yung PIA horn. Tapos, nilagyan ko siya ng 2-way alarm. Heavy duty settings kasi Japan wire na yan. Plus GPS tracker. Japan din yung mga ginamit natin mga wiring sa kanya. No? Upgradable na rin. Okay. Tapos, in-installan ko rin siya ng mini driving lights. So, nandun sa harap yung mini driving lights. Tapos, meron siyang horn with reversible passing. Reversible passing. Plus, meron siyang neutral trigger at GPS trigger. Mga kasipa. So, right. So, simulan dito. Yan.
Yan yung finished project natin sa wirings. Ayan, no? Sa heavy duty, terminal fuse, original. Ayan, no? Yun yung hose natin nasa loob. Yun. Tapos bumaba dito. Ayan, no? So nakita nyo, sobrang dami ng in-install natin. Pero wala kayong makitang mga wire na nakakalat kung saan-saan na siyang mag-trigger ng pagkaipit. So yun, yung hose natin. Ayun, pagdating dito, so ito yung antenna. Tapos ito naman yung ating GPS tracker. Tapos yung two-way alarm. So nakita nyo naman yung mga wirings. Japan wire yung ginamit natin. Fuse, heavy duty, Japan din. So as you can see, ayan. Tapos yung wirings niya, heto. So para maiwasan natin, maipit, matalop. So ganyan yung ginawa natin. Tapos ito yung kanyang settings sa ilalim. Ayun, so yan yung kanyang setting sa ilalim para plug and play type. Just in case magkaroon ng troubleshooting, napakadaling mag-trouble mga kasipa. Alright, so yun. Tapos, papunta dito. Ayan, so as you can see, kita nyo yung wirings. Makit siya dyan. So mamaya ayos pa natin yung pwesto nito para maganda. Yun. Tapos, pumunta yan dyan. Ayun, no? So yan yung kanyang busina. Yun. Tapos pumuntahin dito sa ilalim. Ayan, mga sipa. So nakita nyo, sobrang dami ng nilagay natin. Pero wala kayong makita ang wire na nakalabit dito. Ayun. So naka-wiring cleaning tack. So parang original pa din yung kanyang wirings. Ayan, no? Parang kasa pa din. So sobrang dami nating nilagay. Oh, yun, oh. So dito sa kabila, wala ding wire na lumabas kahit marami tayong in-install. Ayun, so naka-wiring cleaning tack lahat yan. So bagong-bago kasi, kailangan malinis. Tapos ito yung Domino Honeywell Switch version 2 polyfunction plug-in play type. So tinawag nating polyfunction version 2 kasi stock horn, loud horn with reversible passing, left and right, hazard. Tapos yung kanyang headlight dito ay meron siyang patayan. So yung dating stock design ng rider na bago na to ay wala ng patayan. Aho, automatic headlight on yung kanyang ilaw. So ginawa ko, pag switch ko dito, mabubuhay yung kanyang park light at tail light. And then iilaw ng blue yan. Tapos naka-off pa yung kanyang headlight. So pag nag-low tayo yan, high, low, patay. Yun. Tapos itong isa naman ay papunta ito sa combination lights ng mini driving light, high and low sabay. Tapos ito namang dilaw is reversible passing. Alright. So, huh? Yan mga sipa. Sipa, pa-share ko kayo ulit. Tutor ko kayo sa wirings. Ayun. So, may tatlong switch yan dito na stainless, heavy duty. So, lahat yan ay may kulay. So, may ilaw pala. Sorry. So, ito yung headlight. Ito naman yung underglow, at ito naman yung charger dito. Para meron siyang patayan, just in case na hindi ginamit, dito lang siya papatayin. Alright. So, yan yung kanyang wirings, mga sipa. Yun. So, bumaba yung tatlong wire na yan. Yan. So, bumaba yan dito, tapos umakit yan dito. Yan. Ito naman yung kanyang papuntang headlight. Tapos, ito naman yung kanyang headlight as a symbol. So, nakita nyo yung ating Domino Honeywell switch. Yan yung wire. Yun. Tapos, dito is plug-and-play type siya. Ayan yung modification na ginawa natin. Yun. So, plug-and-play type. Tapos, wirings. Ayan na. Yun. Tapos, ito naman yung papunta dun sa ating mini driving lights. So, ingatan yung madikitan ng wire to. Kasi, pag lumapat yan, wala na agad busina to. Kasi, napaka-sensitive ng Rider 150. So, tara mga kasipa. Testingin na natin. Kakabit lang natin yung play rings. And then, titestingin na natin. So, ito yung before. Yan. Iro-rolls ko ulit kayo ng isang beses pa. Battery. Yun. Pakalinis. 3 days old. So, tayo ang nag-boarding kaya dapat malinis. Maayos, intact lahat ng wirings. Huwag niyong pansinin yung malalaki. Ang pinaka-importante dyan ay plug and play type just in case na nasira o nagkaroon ng troubleshooting, napakadaling maxis.
Alright. Okay, so tara. Lagyan na natin yung playerings. Then, sisimulan na natin.